Mga kapatid, ang ating ebanghelyong binasa o napakinggan ay nangyari pagkatapos na si Jesus ay nabinyagan sa ilog Jordan. At sa pagbibinyag sa kanya ni San Juan Bautista, mula sa langit ay narinig ang boses ng Panginoon. Ito ang aking pinakamamahal na anak na aking kinalulugdan. This is my beloved son in whom I am well pleased. Kaya nung binasa ng Panginoong Jesucristo ang lumang tipan, binasa niya ang propeseya mula kay Isaias na ang pambungad, ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin. Mga kapatid, alam na mga Hudyo itong binasa ni Jesus hango kay Propeta Isaias, sapagkat ito ang pangako ng Panginoon sa kanila mula sa pagkaalipin sa Babilonya. Hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang pagliligtas ng Panginoon. Itong pagliligtas ay tinuturing ng mga Hudyo na magandang balita. Ito'y hango sa batas at pangangaral ni Moses sa lumang tipan, sapagkat nakalahad po doon sa pagtuturo ni Moses na kadalimampung taon after 50 years, ang mga Hudyo ay nagkakaroon ng kapistahan o selebrasyon. Ito ay tinatawag na jubileo or jubilee year. So after 50 years, there is a special grace of restoration, a new beginning, bagong panimula, pagpapalakas sa pananalig, sa paghahari o kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam niyo po, itong salitang jubilee o jubileo ay napakalalim ang kanyang kahulugan sa salitang Griego. Aphesis, ibig sabihin, forgiveness, pagpapatawad. Release for the downtrodden, pagpapalaya sa mga naapi o bilanggo. Aphesis means to break into pieces as a rock the shackles of imprisonment, poverty, and slavery. Sa panahon ng jubileo, ano ang mga ginagawa o nangyayari? They call it a year of grace. All debts were canceled or remitted. Lahat ng mga utang ay binubura. Family inheritances that were alienated were restored to their original owners. Slaves were set free, sapagkat sa hirap po ng buhay, marami pong nagpapaalipin upang makapaghanap buhay. At itong mga nagpapaalipin na ito ay papalayain, at sila ay babalik sa kanilang pamilya. So the year of grace, the jubilee year, is a time of family reunion. Pinapakita po ni San Lucas na ang pangako ng Diyos na ipinahiwatig sa mga ni Propeta Isaias sa mga Hudyo ay magaganap sa misyon ni Jesus. Jesus preaching is the fulfillment of God's promise for the hungry, the sick, and the imprisoned. Jesus adopted the meaning of the Jubilee year as a symbol of His mission as anointed by the Spirit. Itong binasa
ng Panginoon Jesucristo mula kay Propeta Isaias ay ang mission statement o plataforma ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpapalaganap ng magandang balita. Jesus' ministry is only acceptable to God provided He does not limit His words and deeds to the Israelites. After Jesus performed so many miracles, especially the multiplication of the bread, the Jews wanted to make Him king. And yet Jesus said to the other towns, I must preach the good news. Jesus is the divine word. Jesus, as the word of God, journeyed from Galilee to Jerusalem and to the ends of the earth. And that's why before he went up to heaven, His command, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Jesus took this text of Isaiah woven out of the exile and wrapped it around Himself. And He made that startling, explosive words at the end of the gospel. Today, yes, today, ngayon, this scripture has been fulfilled in your hearing. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. So Jesus is the fulfillment of the promise. Binago ni Jesus ang kahulugan ng mga mahirap, mga bilanggo at bulag. Sila ang walang biyaya mula sa Panginoon at hiwalay sa Diyos. Jesus is the fulfillment of the promise. Siya ang yaman ng mga dukha, ilaw ng mga bulag, kalayaan ng mga bilanggo sa kasalanan. Jesus is the teacher, tagapagsalita, tagapakalat ng magandang balita. Jesus is the healer, tagapagpagaling. I have not come to call the righteous but sinners. Jesus is the emancipator, tagapagpalaya, not as a political king in the mold of King David to end the Roman domination, but He proclaimed redemption from sin, forgiveness and acceptance of the Father, a welcoming love, which we could see in the parable of the prodigal son. The prodigal son spent all his money on desolate living and loose women. And when he came back to his senses, I shall go back to my father. And when he was still far off, his father saw him. The father ran to him, kissed him, embraced him, and he said, let us kill the fattened calf, for this son of mine has been lost, but now he is alive. He is lost, but now he is found. He is dead, but now he is alive. The welcoming love of the Father. So, Jesus visits His people and brings them good news, a year of favor, God's favor. In the second reading, napakinggan po natin kung saang si San Pablo ay ilahintulad niya ang sambayan ng Kristiyano sa isang katawan. Binubuo natin ang katawan ni Kristo bilang mga binyagan. Tayo'y may maraming miyembro o kaanib o kasapi, pero iisang katawan, maging Hudyo, Griego, alipinman o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu at pinainom sa isang espiritu. We are given to drink from the one spirit. Ano ho ba ang ibig sabihin nito? We continually drink on this fountain of life, if we are constantly nourished and fed by the Word of God. That's why Jesus said,
Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. In this Holy Mass, we are fed with the body and blood of our Lord Jesus Christ as our spiritual nourishment, but also we are also fed by His Word, because His Word, as the Psalm proclaims today, is spirit and life. Jesus is the divine Word, ang banal na diwa. In Greek, logos, spirit, pangunawa, salita. Hindi po natin nakikita ang salita, pero merong kapangyarihan. When God created the universe, He used His powerful word. Let there be light, and so it happened. Let there be fruit-bearing trees and seed-bearing plants, and so it happened. Let there be animals of all kind, and so it happened. Let us create man in our own image and likeness, and so it happened. There is power in the Word of God. And so, our founder, Arnold Janssen, was inspired by this Word, the Divine Word, especially in the prologue of St. John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Him and through Him, all things were made. This Divine Word has to be spread all over the world. This Divine Word tells us the good news. And that's why this shrine is named after the Divine Word, Jesus as the Divine Word, inspired by our founder, Saint Arnold Janssen, who said that the greatest charity that you can do to our neighbor is to share the good news. That's why SVDs, the Society of the Divine Word, Companions of the Divine Word, are all over the world, in all the continents, maybe in 80 countries, proclaiming the good news. And there are more than 100 Filipino missionaries working abroad, sacrificing their lives to spread the good news. Because the Word, the Logos, has to be known, to be understood, to be felt. Alam niyo po itong Logos ay malapit sa salitang legain sa Griego, which means to speak, to communicate, to converse. Kaya ang salita, it should not be bottled up. The good news should be bottled up within, but it needs to be communicated. It needs to be understood. That's why St. Paul said, "How beautiful are the feet of those who spread the good news." Sapagkat ang salita, ang siyang imbakan, the storehouse of the love story of God, ang buhay ni Jesus. I'm afraid that a young generation is growing up whose values, whose main values and attitudes are shaped by social media. Meron pong mga pamilya na sila ay nagkakasama-sama lamang sa kainan. Yung mga anak kong minsan, kukuha ng pagkain at babalik sa kwarto, because they have to be glued at their cell phone, their iPad, their MacBook, spending most of their time on video games, on the internet, on Facebook, yung mga matatanda naman, teleserye. And so we ask, on this feast of the diocesan of the shrine of Jesus the Divine Word, meron po bang puwang ang salita ng Diyos sa ating buhay? Does the Word of God play an important role in molding the attitude, the values, the perspective of our children and all of us? That is an interesting question that only you personally can answer.
sa pangalawang pagbasa, sinasabi po ni San Pablo na kaanib tayo sa katawan ni Kristo. His life is our life. His mission is our mission. And so, as baptized Christians, sabi po ni Pope Francis, being a Christian is the same thing as being a missionary, proclaiming the gospel with one's word and even before with one's authentic life is the primary aim of the Christian community and of its members. Yes, the Word of God is the source of spirit and life. It brings out the best in us. We all are gifted. We have something to share as channels of God's favor to others, called to unique revelation of God's favor to others, and reveal the welcoming love of God to all. Yes, we are all equally important within the church because each of us has a unique mission that no one else can fulfill. On this feast of the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, let us pray that we may be faithful to our calling, not only to listen to the Word, but also express and share the Word to our neighbors.